Isang magandang araw pong muli at welcome sa Gio and Gwen Luck and Money Channel. Narito po ang kahulugan ng di kilalang tao sa iyong panaginip. Madalas na nasasama sa ating mga panaginip ang mga iba't ibang tao na parte at hindi parte ng ating buhay. Ang hindi natin naiintindihan ay kung bakit at kung saan sila nanggagaling. Kadalasan, kapag ang mga kaibigan o mahal sa buhay ang parte ng ating panaginip, ito ay dahil sa pakikipag-ugnayan natin sa kanila. Kung mga mahal sa buhay na sumakabilang buhay, ito naman ay pwedeng isang paalala o pagpapahiwatig ng ibang bagay. Pero ang mas madalas na hindi natin maintindihan ay kung bakit nananaginip tayo ng mga taong hindi natin nakikita simulat sa pool. Nakakamangha lamang isipin na kung paano ang mga mukhang hindi pa pumapasok maski sa ating imahinasyon ay nagiging napakalinaw ang mukha at itsura nila sa ating mga panaginip. Ang mga estranghero o mga hindi natin kilalang tao ay nakakasalamuha natin at malinaw na nakakausap natin. Ayon sa pag-aaral ng humigit kumulang 1,000 panaginip, una, ang kadalasang estranghero sa panaginip ay lalaki. Pangalawa, may mga agresibong pangyayari sa pakikipag-ugnayan sa mga taong hindi natin nakikilala. Pangatlo, ang mga estrangherong lalaki ay madalas na napapanaginipan ng mga kalalakihan kaysa sa kababaihan. Base na din sa pag-aaral, tinitingnan na ang mga nakakaaway o nagpapakita ng agresibong aksyon sa panaginip ay ang mga hindi nakikilalang lalaki at ang mga hindi nakikilalang babae ay madalas palakaibigan o matulungin. Sinasabi din na kapag ang mga hindi nakikilalang lalaki ang nagpakita sa panaginip, ito ay umaabot sa di inaasahang mapisikal na pangyayari. Madalas na lalaking hindi natin nakikilala ang nagpapakita sa panaginip dahil sa kakayanan nitong magpakita ng lakas na pisikal. Isa itong napakahalagang parte ng pag-aaral tungkol sa mga panaginip dahil pinapakita nito ang isang pattern na lubhang walang kinalaman sa pang-araw-araw na pamumuhay. Pinapakita lamang nito na mga kalalakihan ay sumisimbolo sa pagiging agresibo ng takbo ng ating pag-iisip. Pinaniniwalaan din na ang kadalasang hindi natin nakikilalang mga tao sa panaginip ay mga ordinaryong tao na nakakasalubong o nadadaanan natin sa isang normal na araw na hindi natin napagtutuunan ng pansin. At pagdating sa panaginip, sila ay nakakausap at nakakasama natin. Inirekomenda na sa tuwing mananaginip ng ganito, pagtuunan ng pansin ang ginagawa o sinasabi ng taong ito. Marahil, mayroon itong nais ipahihwatig sa ating tunay na buhay. May mga pangyayari din na ang isang hindi natin nakikilalang tao sa panaginip ay madalas na napapanaginipan ng isang tao. Kadalasan, ang panaginip na ganito ay may iisang takbo ng istorya kung saan tayo ay may maaring malaman o matutunan. Hindi man madalas, ay naaalala natin ang buong pangyayari sa ating panaginip. At ito ay nagsisilbing mensahero na mga dapat nating matutunan sa buhay. May mga pangyayari na mga taong hindi natin nakikilala ay nakikipag-usap ng maliwanag sa atin. Nagpapahiwatig ng mensahe na nais niya, subalit pagkagising natin ay iilang salita na lamang ang ating naaalala. Isa pang paniniwala na mga taong hindi natin nakikilalang sa panaginip ay mayroong kakaibang kakayanan na makapasok sa panaginip ng ibang tao nang hindi nila sinasadya. Sila ang mga tao na hindi namamalayan na nakikipag-usap sa ibang dimension na sadyang kakaiba sa buhay nila kapag gising. Ito ay hindi basta maipaliwanag ng normal nating kamalayan. Pinaniniwalaan na ito ay oras kung saan ang kaluluwa ay naglalakbay habang ang katawang lupa ay natutulog, kung kaya't hindi ito basta maipaliwanag kung paano ito nangyayari. Ang iba ay naniniwala
na ang mga taong hindi kilala sa panaginip ay mga anghel na may dalang mensahe para sa nananaginip, kung kaya't dapat na unawaing mabuti ang bawat pangyayari sa panaginip at isipin kung mayroon ba itong epekto sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Maging literal man na hindi natin kilala ang ating napapanaginipan, dapat lang natin laging pakatandaan na may mga tao tayong makakasalubong sa pang-araw-araw na gawain na magiging parte ng ating buhay nang hindi naman natin sinasadya.